Ayan, what's up mga ka-riders? Magandang araw sa inyong lahat, sa lahat-lahat nating mga supporter dyan. Shoutout sa inyong lahat. So, ngayong araw na to ay papakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng lamesa. Ngayon gagawa natin ng lamesa yung guard natin para may magamit siyang lamesa dun. Ito yung gamit natin, 1/2 plywood. Yan, so kakat muna ito natin to para magawa na nating lamesa. So, samahan nyo ako hanggang matapos para makakuha kayo ng idea kung paano gumawa ng lamesa. So, hanggang dito na lang at tara, simulan na natin. Ngayon mga ka-riders, nakat na natin lahat ng pampaa sa taas. So, ngayon ipapako na natin to. Tatayo na natin. Yan. So, tara, samahan nyo ako. Yan mga ka-riders, ito na po. Yan, papakuhan na natin. Asimbol na natin ang ating lamesa para sa ating guard. Yan. Lagyan natin ng glue para madikit. Yan. Glue. Ito yung glue na gamit natin. Kapit yan. Lagyan lang natin para pumapit siya ng gusto. Yun, nalagyan natin. Ilagay natin ito sa taas. Pang itaas niya. Yan, patong natin dyan. Tapos, i-diretso lang natin yan mga riders. Yan. Yan. Pakuhan lang natin to. Siguraduhin lang natin na pantay para hindi tayo umulit pa. Kailan lagi sure ball para hindi tayo paulit-ulit ng gawa. Yun, napakuha na natin yan. Ayan lang natin. Ayan, kabila naman. Same process kung paano natin ginawa yung sa kabila, ano rin yung sa kabila. So, tayo lang natin to. Tapos pakuha lang natin. So, umaya, papakita ko na sa inyo pag nakabit na natin ulit. So, yun mga ka-riders, nakunik na natin yung dalawang paa. Ayan. So, ilagay na naman natin yun dito sa, yung para sa drawer naman. Ayan. So, kabit lang muna natin yung para sa drawer. Ayan. Yung isang plywood doon, yun o, sa likod. Ayan, kabit muna natin. Yan mga ka-riders, ayan, malambot pa siya. Dahil wala pang bracing. So, pasok natin to. Para sa pinaka-drawer niya. Ayan. Parang mga bato. Oo nga. Tulan natin, bawasan natin kasi mahaba. Kasi ito pala nakatap. So, nakapasok dapat lang to. Susukatin lang natin to. Tapos bawasan natin. Mamaya, mapakita ko sa inyo pag nakabit na to sa ilalim. Kung anong proseso dito sa taas, ganun rin yung dito sa ilalim lang. O, yan. Mamaya ulit. So, yan mga ka-riders. Ito yung pinaka-drawer natin. So, yung ginawa kong, yan. Ginawa kong sukat ay 5 lang. Depende sa inyo kung gaano kalalim yung gusto nyong gawing drawer. O, sa 5 lang para sakto lang. Ayan. Ayan. Depende sa'yo kung gaano ka lalim yung drawer na gagawin nyo. So ngayon, ikakabit na natin yung pinaka sa drawer. Ito yung pinaka kanya sa ilalim. Ayan. O 5. Mga ganyan lang yan. Mga ka-riders. Oh. Ganyan. Ayan. Ganyan lang yung kanya. Clearance ng 5. Ayan. So, kabit na muna natin. Pakita ko lang mamaya ulit sa inyo pag nakakabit na. Ayan.
Yun, at papako na natin muna. Dikit na natin. Tapos kuhanin natin yung kabilang side para para pantay. Yan, tsaka natin pakuhan. Yan, napako na natin. So, kabilang side naman tayo. Ginawang kabila, ganun rin dito sa kabila. Yan. Same process lang. Pako lang rin natin to. Yan. Pause dito. Yan. Mga wala pang idea kung paano gumawa nito, mga ka-riders, sundan nyo lang tong video na to. Sigurado may matutunan kayo kahit pa paano. Ipako na natin. Ayan. Ayan ang kinalabasan niya, mga riders. Ayan. So yan, yung pinaka drawer natin, lalagyan lang natin yan dito sa gitna. Hatiin natin ang dalawang drawer para may lagayan ng logbook, lagayan ng mga susi dito sa kabilang side. Ayan. Ayan. Ito yung pinakataas. Ayan, oh, pipinturahan pa natin yan pag natapos natin, mga riders. O, ayan, titibayan ko lang muna. Mas mamaya ulit, papakita ko sa inyo. Ayan, mga riders, napako natin pero parang maalog pa rin siya. So, diskumpiyado ako sa tibay ng pako talaga. So, gagawin natin, gamitan natin ang black screw para mas matibay talaga siya, mga riders. Ayan, so, black screw gamitin natin dito. Mas masilihan natin para matibay. Kaya niyan. Black screw lang natin. Yan. Kailangan mahaba. May mahaba dito. Yan. Para kapit na kapit, hindi siya maalog. Yan, daw ito. Mamaya na, pakita ko ulit sa inyo mamaya pag na-screwan ko na lahat. So yun, mga ka-riders, ito. Lalagyan natin dito sa likod para lalong tumibay yung harang dito sa likod. So ito yung gagamitin natin. So ikakat lang na muna natin to. Yan, tapos panglagay natin dyan sa pinakalikod niya. Parang bracing na rin para lalong tumibay. So ikakat ko muna to. Yan, susukatan ko lang. So, kung gaano kahaba ito, ganun rin puputulin natin dito para isalpak nung natin dito sa likod. So, umayo ulit. Putulin ko muna ito. Ito, yan. So, yan mga ka-riders, naputol ko na yun. Ang lagay natin sa likod, ang sidings. So, maglalagay muna tayo ng glue stick para mas matibay. So, dagdagan natin. Yan, buos lang natin dyan para madaling buhay. Pag kinakamay, mas maganda pag kinakamay mo eh. Para suwak na suwak pag kinakamay. Yan, lagay lang natin dyan. Tapos, paheran lang natin ito lahat para makapit. Mas matibay. Mas matibay yung kapit niya. Yan o. Yan. So, nagla-live tayo, tapos nagbablog rin tayo. Ayun o, camera ko. Sa nagla-live. Live tayo sa ating Facebook page rin. Para dubli-dubli. Balang araw, dubli-dubli yung kikitain natin.
Doble-doble sa sobrang hirap ng buhay ngayon, kailangan natin dumiskarte ng kahit anong pagkakapirahan. Gawin natin para mabuhay natin yung ating mga binubuhay, ating anak, mabigyan natin ng kinabukasang maganda. Kasi pag hindi tayo dumiskarte yan dito sa YouTube, ay walang mangyayari sa atin. And so kabit ko muna to, mga ka-riders. Ayan, ipapako ko lang tapos papakita ko ulit sa inyo mamaya. Ayan. So yun na nga, no, mga ka-riders, nalagyan na natin ngayon ng kun sa likod, plywood pa. Ayan. So yan na yan, nakatayo na yung ating lamisa. Ayan, nalagyan na natin dito. So napakatibay na yan dahil may bracing na. Yun, oh. Yun. Oh, wala nang kaalog-alog yan. Napakatibay na yan. Napakatibay. Ayan. Ayan. So, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, sa mga ating tagapanood dyan. Ayan, sa live natin ngayon. Shout out sa inyong lahat. Abangan nyo sa YouTube channel ko yung kabuuan itong natapos to. Double-double live tayo. Ayan. So ito, masilyahan natin yan. Yung mga butas na yan, mamasilyahan natin bukas yan. Pati ito. Pati ito, masilyahan natin yan. Yan. Pati yung mga pinagpakuan, masilyahan natin para makinis na makinis yan. Yan. So hanggang dito lang muna ang ating lamisa. Yan, bukas natin ituloy yan kasi maglilinis pa ako. May mga ayusin pa ako. So hanggang dito na lang muna ang ating part 2. Yan, part 2 na to. Yan. Yung abangan nyo yung part 3 tsaka yung kung hanggang saan abutin to. Bukas masilya, pus pintura, liha. Yan, yung gagawin natin bukas. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat mga ka-riders. Sana supportahan nyo yung YouTube channel natin. Paki-like, subscribe, and pindutin yung notification bell para lagi kayong updated pag may i-upload akong video. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat.